Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Anong subject niya yung boss niya? Ito pala, oh, puro na ako daldal dito. Ito. Panoorin natin itong sinabi ni... Ito. Asan yan? Ito. Ito. Ito po. Ito. Ito. Kutay na itong trillionis na ito. Inabot na naman eh, no? Nag-file po ako ngayong umaga ng plan to release laban kay Batas Pagulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na in-award nila sa kata. Wait lang ha, bago ko ituloy ha. Alam nyo, isa sana pansin ko dito, kada magsasampa ng kaso si Trillanes, nakabang na agad yung media, no? Gago! No? Nakabang agad yung media, ang galing. Pakalain mo yun. Pakalain mo yun, inabangan talaga. Tanginan mo yun. Maliwanag ang mga element nit ng planders sa kasong ito. Buta na yan, kala naman maliwan. Dati mo pang sinabi yan eh. Patosin, wag pala ito panoorin natin. Ito panoorin natin. Ito na, sumagot na po si Senator Bongo. Itinanggi ni Senator Bongo ang mga aligasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa kanila ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaung na ito sa isinampang reklamong pandarambong o plunder ni Trillanes sa Department of Justice o DOJ kahapon. Anong kapal niya na? Trillanes ang kapal niya na? Ha? Saan mo na kurang basurahan yan? Gago! Reklamo ni Trillanes versus Duterte at Go. Lumang tugtugin na. Totoo naman. Alam nyo, noon pa naman, gawain na ni Trillanes yan. Gawain na ni Trillanes yung ganyan eh. Kaya nga ito ha, baka nga tumakbo to bilang senator. Baka hindi na tumakbo to bilang mayor. No, baka hindi na tumakbo to bilang mayor ng Caloocan kasi doon talo na siya. Kaya todo papansin to si Trillanes ngayon, baka tumakbo bilang senator to. Tapos gustong maging kaya todo papansin to sa administrasyong Marcos. Hindi kaya para maka... Alam mo na, doon siya sa partido ng mga Marcos. Kapal oh, grabe oh. Dapat para maniwala kami, iniisa-isa niya. Ito, ganun. At least may nakasulat. Baka mamaya blanco yung iba. Under ni Trillanes sa Department of Justice o DOJ kahapon. Katwiran ni Trillanes, pinili niyang magsampa ng reklamo sa DOJ sa halip na sa ombudsman para mas mabigyan ito ng pansin. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil... Ilang oras pinalita to? Wait lang, tingnan mo yung interview ha. Ito yung interview guys ha. Ayaw mawala. Ay concurrent jurisdiction. Tapos... Yung oras sa interview is 12:28 PM. O Trillanes ha. Tandaan mo, inabot ka, sinumpong ka ng 12:28 PM. July 5 ba? July 5, tandaan mo. Para bukas, pag inabot ka ulit, uminom ka ng gamot. Gago! Lakas ang tama ni Trillanes, no? Punta na, mga dati pang dati pang issue na ibinabato sa Duterte, ito wala kadala-dala-dala. Wala kadala-dala ito si Trilling, no? Nababasura naman. Papansin talaga, eh. Alam mo, kaya, dito ha, Trillanes para mapansin ka ni Marcos. Kasi sinasapawan mo si Tamba. Eh si Tamba ang pambansang Epal eh, tapos Epal ka din. Gago! Di ba? Gago! Huwag kasing ganun, Trillanes. Sasapawan mo si Tamba, hindi ka papansinin ni pinsan yan. Ang gawin mo, medyo slide, parang mala Mike Abe lang. Medyo slide ka lang ng pakonting pabida-bida.
Oh, wag ano, wag biglaan, wag palaging epal. Ayaw ni natatabunan mo si Tamba. Oo, si Tamba ang pambansang epal, hindi ikaw. Gago. Hindi, tsaka ito ha, alam nyo, ano bang purpose nitong ginagawa ni Trillanes? Makakatulong ba to? Makakatulong ba to sa Pilipinas? May malaking impact ba to? Nakakasira ba to sa Duterte? So, una-una, nakakatulong ba to sa Pilipinas? Hindi. Pangalawa, may impact ba to sa administrasyong Marcos? Wala. Pangatlo, nakakasira, masisira ito na bang ikakasira ng mga Duterte? Hindi. Wala. Alam nyo, kaya ito nagkakaganyan si Trillanes kasi nga gustong makabawi niyan. O gustong makabawi niya sa mga Duterte. Hindi rin natin alam kung baka mamaya, baka lang ha, baka may nasa likod din niya, di ba? O ganito, tianuin mo ng anuin si ano, pero sino ba naman tanga magtitiwala kay Trillanes? Pwede, dilawan, no? Eh, una-una, malabo nga na maging, kaya niya nga ito ginagawa, nagpapansin yan sa administrasyon para mahanay siya dun sa mga tatakbong senador. Yan ang nakikita ko dyan kay Trillanes, kaya niya ginagawa yan. Eh, wala namang ano yun eh, wala namang, ano bang may tutulong sa bansa natin yung kaso ka? Anta, ilang beses niya nang ginawa yan eh. Diba? Oo. Oh. Tapos, ang masaklap niyan, pag nakaupo na ulit yung Duterte, tignan nyo, biglang mawawala si Trillanes. Tatahimik yan si Trillanes. Kasi alam niya, sayo ko, kaso na naman ako. Himas Reyes na naman ako nito. Gago! Ha? Ganun yun eh. O, kaya pag nakaupo na ulit, Ate Majo, shoutout. O, ikaw ba naman inireject ni PRD? Eh, mali din kasi ni tatay. Ba't mo kasi inireject to si, ano, yung tuloy nagtampo? Gago! Ay, naka po si Trillanes. Panggulo lang to sa lipunan eh. Tapos ito yung magiging ano nyo? Ito yung magiging senador o kaya vice president kung sakali man. Kung paano ang gulo ng bansa, ano, no? Yung presidente mo, yung presidente, bangag, tas yung vice president, sinto-sinto. Gago! No, kung sakali, ha, malay mo, maging tandem yan dalawa. Oh. O malay mo, ito yung ano, ilaban kay Mayor Basti Duterte sa darating na 2028 presidential election. O, di ba? Ito yung itapat ng Dilawan, si Trilling. Buda, papakainin lang ng alikabok to ni Mayor Basti. Kahit nga siguro sa pagiging mayor sa Caloocan. Caloocan ba? Siya tatakbo. Parang di rin ito mananalo eh. Buda na, isipin nyo ha. Iahalal ka bilang mayor. Ikaw ang pinaka ano ng lugar. Tapos ganyang kagulo. Ang gulo mo, ang gulo nun. Ayaw ng mga tao nun na may mga ano, na may mga magulo. Kadalasan kasi, ito kasi, kaya lang naman niya din ito ginagawa is para, alam niyo na, mapansin, gano'n, tawag dito, yung magkaroon ng highlights, malaging mapanood sa media. Hindi kasi kadalasan, yan dapat ang mabago sa pag-uugali ng mga Pilipino. No, yung iba kasi mga Pilipino, pag sikat, okay sa kanila yun. Ay, hindi naman kilala yan eh. Ayoko dyan. Ay, dito ako kilala to. Lagi ko to napapanood eh. Yun. Hindi ko naman nila lahat, pero yung iba ganun bumase or mag-ano ng isang mga politiko pagsikat. Oh. Eh, ito si Trillanes. Kaya niya rin to ginagawa. Eh, una-una, gigil to sa mga Duterte. Eh, wala namang impact yan eh. Sa tingin mo ba makakasira sa Duterte? Ang pagtatawanan ka lang. Pero maganda nga yung ginagawa nyo, lagi nyong hina-highlight sa mga Duterte. Okay na rin yan, parang sa madaling salita, 2024 pa lang, ikinakampanya nyo na ang mga Duterte. Gago! Dito to, di ba? Ngayon pa lang kinakampanya na nila. Katulad nung ginagawa ng mga anti-Duterte.
Oh, akala kasi nila may impact talaga na nasisira ang Duterte, masisira si Senator Bongo. Oh, hindi nila alam yung ginagawa nila, eh ayan pa yung nagpapaano, ayan pa yung nagpapaano sa mga tao. Oo. Oh. Tutusin ang agad yung ikampanya ang mga Duterte sa totoo lang. Tapos ang malapit man ang sasabihin na hindi, maaga silang namumulitik eh. Yung mga Duterte daw, maaga daw. Pero tingnan nyo yung ginagawa nila. Oh. Oh, pag di nakikita sa TV at di kilala, matik ibuboto. Oh, na-realize niya kasi na di siya mananalo ng mayor ng Caloocan. Kaya try ulit sa national. Kaya nagpapa-epal siya ngayon. Ay, naku po. Hindi, bata kasi ito na yung mga dilawan eh. Alam niyo naman mga dilawan, di ba? May ano yan eh. Alam niyo yung mga dilawan, todo pa-epal yan. O, yan yung mga gawain na nila yan. Dati pa, bata pa ako, gawain na nila yan eh. Oh, nandito si ano, si ang aking gwapong kuya ng Balateros na si Coach Oli. Asan ka na? Inaantay ka namin dito ni Master Jed, sabi mo, susunod ka. Naku po, pauwi na kayo eh. Pauwi na kayo, tsaka yung masasabihin yung susunod. Alam nyo, nagtatampo ako sa Balateros. Alam nyo kung bakit. Wait lang, lagyan natin yung sad song, ewan na. Nagtatampo ako. Kasi wala man lang nagtanong sa akin. Sabi, Jay, sunod ka na rin ito. May passport ka. Wala. Ganyan kasama ako gali ng mga Balateros na yan. Oo. Wala man. Tapos tignan nyo si Coach Oli. Oh. Kung kailan pauwi na sila, sasabihin, asan ka na? Akala ko susunod. Gago! Tigilan mo ako, Coach Oli. Oy, Master Judea, tigilan nyo akong dalawa. Hindi ko nakakalimutan yung ginawa nyo sa akin. Gago! Sabi mo, susunod ka kapag nakakuha mo yun. Lakas mong usapin ko, Coach Oli, no? Padila-dila pa doon sa video. So, well. Ikaw ba yung ano, boy version ni Mayor Go, Coach? Oh, ingat kayo sa pag-uwi nyo, ha? Huwag na kayo mambabae. Gago! Coach Oli, Master Judea, ingat sa pag-uwi, huwag na kayo mambabae, ha? Nag-planteting talaga itong mga kuya ko na to. Bababae pa eh. Uwi na lang kayo eh. Kayo pa sa lubong ha, baka naman ha. Hindi na nga ako kasama, hindi nyo pa ako pinasalubungan. Kahit man lang sana tubig galing Hong Kong. Maisog Taiwan, ready ka lang! Wait, di nga meron. Di nga coach meron, maisog Taiwan. Libre ba yun? Lilibre mo ako, coach? Coach, libre mo ba ako, coach? Meron, maisog Taiwan. Kailan? Ayoko doon sa Taiwan, maraming bakla doon eh. Gago! Lapitan, Thailand ba yun? Indonesia pala yan. Ay, sa Indonesia. San ba yun? May maraming mga ladyboy. Abulin pa naman ako ng bakla. Maisog Taiwan. Hoy, mga tiga Taiwan. Ah, Thailand pala! Ah, magkaiba ang ano? Magkaiba ba ang Thailand sa Taiwan? Akala ko yung Taiwan, lugar yung Thailand. Eh, ba pala ang Thailand? Sorry na. Oh, wala akong pamasahe. Punta ka. Kaohsiung. Ano to, Kaohsiung? Sa Bangkok yun. Nasa Bangkok ba yun? Ah, okay. Hindi ko kasi alam eh. Mamalay ko ba? Akala ko kasi yung Taiwan ay yung city. Tapos yung lugar-lugar doon, nakala ko yun yung Thailand, gano'n. Sensya na kayo ha, hindi ko kasi alam yan eh. Oh, Ate Bing, ano yung dyan ka pala sa Taiwan natin? Yun o, oh, kita-kits tayo dyan. Kung malilibre ako. Pero kung hindi ako malilibre na, kung hindi ako ililibre or walang malilibre sa akin pamasahe, tsaka panggastusin doon sa Hong Kong, sa Taiwan, wag na. Oh, o kaya, baka pwede, perahin ko na lang. Gago! Marami akong bayaran ngayon eh. Oo. Halimbawa, gagastosan ako ng 20,000 ticket, pagkain, hotel, akin na lang yun. Sa inyo na yan, Taiwan na yan, makakapunta rin naman ako ano, tsaka na ako pupunta dyan.
Gayahin mo si Blank para may pang... Hoy! Gago! Badyan ha, tama na yan. Birthday nun ngayon. Hoy, Coach Oli, birthday nun. Grabe, grabe si Coach. Grabe ka, Coach! Grabe si Coach Oli, sama na ugali, oh. Lumabanat ka na rin, ha. Gago! Ay, naku, Coach Oli. Lumabanat si Coach Oli, oh. Hindi yan lumabanat, guys. Gayahin mo siya. Birthday nun ngayon. Oo, sa waxis daw gaganapin. Grabe si Coach Oli, oh. Wala, tawag na nga na yun. Sabi nga ni Mam Hana sa akin, eh. Chill lang. Gago! Oo, birthday nun. Birthday ba? Tapos na birthday ni si Master Judeo pala yung tinutukoy ni Coach Oli. Ay, iba naman pala, eh. Si Master Judea naman pala, gagayahin ko daw si Master Judea na magparinig sa live para may pang... Hindi, i-chat ko na lang si Black Mamba. Wait lang. I-chat natin si Black Mamba. Ate, pwede mo bang ano, punta ko Hong Kong? Hong Kong tuloy, Taiwan. Nandiyan si Ate Black Mama nanonood. Yari na naman ako. Yari na naman ako dyan mamaya. Si ano naman pala si Master hindi alam niyo gustong-gusto ko rin yung style ni Master Judea. Yung kunan eh papawai ba mga may giginto yung puso niya, gustong-gusto ko makapunta talaga na Taiwan. Oh, gustong-gusto ko yung ganun na style ni Master Judea. Master Judea, minsan turuan mo ko ha. Ano sabi niya? Binigyan si Master Judea at Jojo ng babae ni Banat Boy, wala ka kasi naku po. Sa inyo na lang yung babae niya, wala akong panahon sa mga babae. Oo, basta ang importante sa akin, may pagkain, may matulugan ako at may CR. Yun! Ang pinaka-importante, may malalapit na CR sa lugar. At syempre may bidet. Okay na sa akin yun, masayang-masaya na ako dun. Oo, babae sa kanin. Wala na akong panahon dyan sa mga ganyan-ganyan. Gusto ko asawa na. Oo, kanabukasan, kasal agad. Gago! Ikaw, Coach Oli, anong masasabi mo pala kay live interview, Coach Oli? Anong masasabi nyo kay, ano, kay Trillanes? At inabot na naman ng kabaliwan. Ha, dyan tayo magkalaban sa CR. Hindi, basta ibukod nyo ko. Okay na, magbubukod na ako ng hotel, ganun. Oo. Ito naman kasi itong mga hotel na to, oy, mga hotel, mga may-ari ng hotel at yung mga magpapagawa ng hotel. Sa susunod, no, kapag nagpagawa kayo ng hotel nyo, gawin nyo, dalawahin nyo yung CR, ha? Tapos, diba, sa mga public CR, ang nakalagay male tapos female. O, sa inyo ang gawin nyo, maarte versus hindi. Ay, Mami Teresa Arong, shout out, Mami. Yung Mami Teresa. Kalabang kami niya ni Coach Oli sa CR eh. Alam niyo kung ba't kami magkalaban? Pag si CR ako, ayaw niya nang pumasok pag ako yung pumasok kasi para daw may bomba. Pag si Coach Oli naman ang pumasok, napakapagal maligo. Makakainis. Ang malapit ba yan? Paglabas ni Coach Oli, hindi lalabas siya. Tapos siya sa maligo eh. Nagantay ka ng 3 hours. Paglabas sa paglabas, sasabihin niyo, oh, magsibihis na kayo. Gago! Oh, magsibihis na kayo, baka ma-extend tayo sa hotel. Samantalang dahil sa kanya, kaya kami na-extend. Sabi ko, lakas din ang tama ni Coach Oli, no? Siya yung dahilan, ba't kami na, ang tagal naming nag-aantay? No? Ang tagal siya yung dahilan bakit ang tagal namin hindi pa kami naliligo. Siya pa yung may ganang, oy, magsiligo na kayo, ma-extend pa tayo. hindi ko lang masabi, siyempre malaki respeto ko sa mga yan eh. Hindi ko lang masagot na, atip na to. Ikaw yung matagal sa CR, tapos kami sa ikaw pa yung may ganang magsalita. Visit. Sabi niya, bubuhin si Trillanes, attack dog ni Tamba, yan. Demanda niya din ako. Babanatan ko sa vlog ko yan ulit bukas. At dinimanda kanya, sinama kanya pala?
Sinama pala ni Coach Oli ni Trillanes. Oy Trillanes, magpapakulong mo ang Banatero, sama mo na ako. Tapos sama mo din daw sa hearing, sapuhin kita dun. Gago! Para it's a tie. Oo. Diba? At si Trillanes ang puta, inabot na naman eh, no? Ay, kay Marisa Cabale, humiga-miga ng shoutout from Bulacan. Oh, lakas ang tama ni Trillanes. Ano kaya? Kumakain ba ito ng kanin? Hindi kaya bato na yung kinakain ito? Gago! No? Parang iba na yung ano eh. Eh, iba na yung tama eh. Ay, hindi kaya coach. Coach Oli, hindi kaya ganito. Ito lang naman ha, baka. Kalma, Jay. Ayaw. Oh, sorry, mami. Sorry. Oh, sorry. Gagalit tuloy nanay ko. Gagalit tuloy si Mami Teresa. Sorry na, mami. Hindi kaya ano, no? Kaya, kasi diba uso naman, yung mga ibang vlogger nga, nababayaran eh. No? Hindi ko naman sinasabing binayaran si Trillanes, pero hindi nga ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala na itong si Trillanes, baka bata nga ito ni Tamba, at nag-iipon to ng pondo para sa pagtakbo niya bilang mayor sa Caloocan. Gago! Hindi naman ako naniniwala na ganun. Mukhang hindi naman gagawin ni Trillanes yun. No? Pero kung pag-iisipan nyo, malapit eh. Pwedeng gawin yun eh. Na, uy, kasi isipin nyo ah, yung mga pipitsuging vlogger nga may 15-30, di ba? Eh, si Trillanes, puto na, ano yan? Oo, pwedeng 20 million, o, di ba? Gago! O, 20 million, maging hadlang ka lang sa mga Duterte. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala talaga. Kasi, siyempre, kahit papano naman siguro, itong si Trillanes, may isip to. Pero pwede rin kasi mapaisip din tayo na kaya siya nagaganyan is pwede rin na binayaran siya para makaipon ng pondo sa darating na eleksyon. Diba? Gago! Pwede, no? Diba? Tama ka dyan, Jay. Diba? May posibilidad eh. Diba, coach? Oo, kasi isipin nyo yung mga tansu vlogger nga, pinagtsatsagaan ni Tamba eh. Si Trillanes pa kaya? Oh, diba? Ayaw ni Trillanes na may mas epal pa kaysa sa kanya. Hindi, mali. Ayaw ni Tamba na may mas epal pa sa kanya. Pero tingnan nyo yung ginagawa ni Trilliling ngayon. Diba? Halos parehas. So may posibilidad, pero hindi pa rin tayo maniniwala na itong si Trillanes ay pakawala ni Tamba. At syempre, ginagamit lang din naman ni Trillanes yung pera na yun para sa darating na kampanya sa susunod na eleksyon. Gago! Kasi, hindi ka talaga mapapaisip, wala talagang papasok sa isip mo na kaya niya ginagawa to para sa bayan. Kung tayo na naman tutulong sa bayan yan. Diba? Anong may tutulong sa bayan yung ginagawa niya? Wala. Tapos pero okay na rin yan. Alam niyo yung mga anti-Duterte. Kami na po ang nagpapasalamat ng mga Banatero sa inyo. Alam niyo kung bakit? Ang aga-aga niyo pong ikampanya ang mga Duterte. Thank you very much. Thank you very much sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng tanso, vlogger, anti-Duterte. Maraming salamat sa inyo lahat. Dahil ang aga niyong ikampanya ang mga Duterte. Sa totoo lang, maraming salamat. Advance condolence. Gago! Ba't may advance condolence? Hindi. So, yan ha. O, nagpasalamat na kami sa inyo, ha. O, baka magtampo pa kayo. O, pinuri na nga namin kayo, eh. O, gusto nyo lagi magpapansin sa amin. O, pinansin ko na kayo. O, maraming salamat sa pangangampanya nyo ng maaga sa mga Duterte. Advance condolence. Naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH. Wait lang, ulitin ko ah. Ano ba yung kaninang sinabi? Iniwala tayo. Para mas mabigyan. Ito. Wait lang ah. Halip na sa ombudsman para mas mabigyan ito ng pansin.
Nag-file po tayo. Ah, bali, imbis na sa ombudsman siya magreklamo o mag-file ng kaso sa DOJ siya. So, ibig sabihin, sinasabi dito ni Trillanes na mas malakas ang DOJ kaysa sa ombudsman. Sinasabi dito ni Trillanes na parang walang kwenta ang ombudsman at mas okay ang DILG. DOJ pala, sorry. Ay dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate. Ito tanong lang naman, no? Saan kumukuha si Trillanes ng pangdemanda? Kaya nga hindi kami maniniwala, Trillanes. Alam namin hindi mo magagawa na magpapahawak sa leg ikaw. Itong si Trillanes ay magpapahawak sa leeg kay Tamba at siya ay binabayaran ni Tamba. Hindi kami naniniwala. O nga, no, makakapag-isip ka, no, saan kaya kumukuha ng pera to, no? Kasi hindi rin basta-basta yan, ha? Tsaka sakit sa ulo yan, ha, yung kaso-kaso na yan. Ikaw yung mag-ano, tapos ang pinakamasakit sa ulo nun, yung mababasura pa. Ewan ko kung may kinahinatnan kaya yung kaso niya kay Banat Bay. Eh alam ko basura na naman nata. Hindi ko rin alam eh, magkamukha na nga rin eh. So nga, ba't kaya kakaboses ni Edling daw si Trillanes? So play. Validate yung mga dokumento na ipinail namin sa DPWH, DTI, at sa COA. Sa plunder complaint ni Trillanes, sinabi nito na mahigit umano sa 100 proyekto na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos ang ibinigay sa kumpanya ng ama at kapatid ni Senator Go, ang dating pangulo at ang mambabatasan niya. Ang okay, ito ah. Naalala niyo yung sinabi ni Tatay Digong about kay Senator Bongo? Oy, Sir Buster, subscribe niya na Buster TV. Ano na naman yan, Trilling? Butangin na nga itong hype na ito eh. Ay, sorry. Napamura na naman tuloy. Si Sir Buster, pag nakikita ko ito, napapamura ako. O, ito, Sir, nag-ano na naman, inabot na naman. Di, ito ha, natatandaan niyo yung sinabi ni Tatay Digong about kay Senator Bongo. Hindi niyo ba alam si Senator Bongo, bilyonaryo yan? Kaya hindi na kailangan ano yan. Hindi na kailangan na mangupit pa yan. Hindi na kailangan na gumawa ng katarantaduan yan. Puta na, yaman na yan. Sinabi ni Tatay Digong yun. Sinabi niya yun sa isang ano, yung binasag niya yung reporter ng Rappler. Tandaan niyo ba yun? Nasabi niya na, alam ko nga, yun eh. So wait lang, hanapin natin. Alam ko nga, yun eh. Wait lang. Ito. Alam ko nga, ewan ko lang kung ayun yung kaso na yun. Buta na, ito na naman si Mike Ako. Ano naman nakalagay ito? Sen Aimee Marcos, fake news nga ba? Buta na ito si Mike Abbey, galit sa fake news, pero fake news din siya. Ito. Ano nga yun? Ano yun? Buta na, hindi na kailangan, si Tatay Digong na mismo nagsabi na hindi na kailangan ni Senator Bongo ng ganyan. Oo, dahil mayaman yan, bilyonaryo yung mga yan, tapos gagawa pa ng katarantaduhan na ganyan. Ano, sinong tanga na may papahamak nila yung sarili nila? Mag-isip-isip nyo, Trilling. Ito. Nasaan na yun? Ito yun, interview yun eh. Kawawa yung Rappler eh. Saan na yan? With the Senator Bongo. So dahil supalpal dito kay Tatay Digong yun eh. Ito. Tingnan nyo to ha. Ito yung patunay. Kaya malabo na yung ano eh. Malabo na yung pinagsasabi ni Trilling eh. Na about dyan. Ang yaman niya. Ito. Ito yun. Dito niya. Nasa likod si ano, si Senator Bongo. Pakinggan niyo yung sinabi din ng Tatay Digong.
your articles are rife with innuendos and pregnant with falsity. We do not intervene in the affairs of the armed forces. We are just an office that receives complaints or papers for reference and we transmit them to the proper agency. We do not get any money. We are not interested in that. Para sa alaman ninyo, you can stop your suspicious mind from roaming somewhere else. But since you are a fake... Dito pala si Bus Dada. Mahaba pa buhok ni Bus Dada dito, ito. Si Bus Dada ba yung katabi ni Tatay Digong? Yung katabi ng camera? Parang si Bus Dada, no? Ito, nandito ka pala, Bus Dada. Eh, si Bus Dada, katabi ng, ano, may hawak ng camera. Kalahin mo, bodyguard ka pala dati ni Bongo. News outlet, then, I am not surprised that your articles are also fake. We can debate now. Tell me where is our lies and I'll tell you where are yours. Ito yun eh, putol eh. Pero ito yung ganap na yun ah. Ito yung ganap na yun. Sinabi ni Tatay Digong na puta, hindi na kailangan ni Senator Bongo yan. Bilyonaryo yun eh. Mga bilyonaryo, mayaman talaga. Bago pa tumakbo ng pagiging senator si Senator Bongo, mayaman na yan. Bilyonaryo na yung mga yan. Kaya hindi na nila kailangan yan. Ito ata yun eh. Ito ba? Ria Panada deliver state of Rappler ban from Duterte Ibe. Ito ata nga yun eh. Wait lang. Asan na yun? Hindi ko na makita yun. Supalpal siya dun eh. ABS-CB nga siya ito. Nang kaka-copyright itong hype na ito eh. Kaya binano ito eh. Asan na yun? Asan na yun? Hindi ko na maano. Hindi ko na mahanap. Kung binura na. Pero nandun yun sa video na yun guys. Oo, na sinabi ni ano ni Senator ni PRD na hindi na kailangan ni Bongo yan, ni Senator Bongo. Mayaman na yan eh. Kaya katarantado, bata pa si Boss Dada dyan. Kaya nga, bata pa nga siya. May buhok pa siya, no? Ano? Master, no? May buhok pa siya. No? Bagay pala kay Boss Dada, may buhok eh. Kilala, hindi, ito ha, totoo ha, kilalang mayaman ang mga go, noon pa man. Kaya kung halimbawa man, yung sinasabi ng mga tansuan na mangungupit lang mangungupit, mangkukurakot lang, katarantaduhan yun. Diba? Sisirahin mo yung pangalan mo, yung yaman-yaman mo na. Magkano lang, halimbawa, o sige, magkano ba yung sinasabi dito ni Trillanes? Magkano ba yung sinasabi ni Trillanes? Puta, nabuti sana kung ano eh. Kaya mong bumili ng isang mundo. Diba? Tuloy natin to. Salitin to. Dagdag pa ni Trillanes, malinaw ito ay plunder dahil binibigyan ng pabor o pakinabang ang pamilya ni Go. Tiwala si Trillanes na malakas ang kanyang reklamo. Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No, the way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo, ng ill-gotten wealth, ano? Pero sagot naman ni Go, kung nakinabangan niya siya sa mga proyekto ng gobyerno, ang Commission on Audit o COA ang mas nakakaalam nito at dapat magsampan ng kaso. Uy, naman pala eh. Puta na, basag agad. Napangahan na agad si Trillanes. Di, tama naman eh. Ito dapat yung mag-ano dyan. Ito dapat yung unang magre-reklamo kung meron mang ganyan. Kaya, puta na. Trillanes talaga, ganyan gagawa mo. Bumili ka nga ng gamot mo. Lumang tugtugin na anya ito dahil taong 2018 pa ang akusasyon ni Trillanes at ni-recycle na noong 2021. Oh, 2018 pa pala to. Oh, tapos na basura na. O ngayon, pero wala rin siyang napatunayan. Oh, diba? Ayun ang sinasabi na, ayun ang mahirap sa lahat. Puro ka lang nawa, wala ka na may ebidensya. Parang yung kakilala lang namin yan eh, parang yung napapanood kong vlogger, nandun daw sa hawak niya yung pinakalahat ng ebidensya. Puta na, July 6 na, wala pa rin. Diba? Yung blue folder, alam niyo yan? Oh, nandun daw lahat eh. Andito!
Ay, yung pang ano, yung kidnap mo, ano. Smuggler. Oh, hanggang ngayon, wala. Nga. Ay, nako. Nag-iingay lang din umano si Trillanes para siya mapag-usapan dahil nalalapit na ang 2025 elections. Iyon lang ang sinasabi ko. Kasi ito, posible talaga din eh, no, na tumakbo tong si Trillanes. Kaya nag-iingay ito. Kasi malapit na ang ano eh, ilang buwan na lang ang 2025 Senate election. Oh, so maaaring may posibilidad na tumakbo to. At kung may kung halimbawa lang ah, halimbawa lang na may humahawak dito kay Trillanes, eh nag-iipon nga lang talaga din ng pondo to. Gago! Dante Amento, UNTV News. Lupit ni Trillanes, no? Kasi Trillanes, ano ba nasa utak mo? Pag ka nagkaganyan, o bagay ganyan ka naman na dati. Ito pa. Naharap sa reklamong pandarambong at katiwalian sina dating Pangulo. Well, ito, dito ako nagtataka talaga eh. Dito, untakantaka dito sa... Ano, oy, maraming salamat doon ha kay Ma'am Lizelle, Mabi, tsaka kay Bernie... ano to, ang hirap basahin, Ma'am. So, Ma'am, ang hirap basahin nung ano, nung papilido mo. Ah, Sir Bernie, maraming salamat. Bernie na lang ha. Ano to, Siagris ba? Tama ba basa ko? Tingnan nyo, pansinin nyo, ulitin ko yun ha. Hype na to, hindi pa nga ito yung isang pangit talaga sa ibang mainstream media, hindi pa nga napapatunayan. Hindi sila gumagamit ng di umano, no? Haharap na sa kasong plunder ang, di ba? Ano yun? Julius Babaw! Gago! Play. Haharap sa reklamo ng Tarambong at katiwalian sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Nagugat yan sa mga maanumali o manong infrastructure projects ni Duterte sa mga kumpanya na pamilya. Haharap agad? Grabe naman. Ang bilis mo naman. Diba? Bakit na si... Nasa frontline ang balitang yan, si Ria Fernandez. Nagsampa na ng reklamong plunder at graft and corruption. Si nagsampa pa lang eh. Bakit yung report ni Julius Babo? Haharap na agad. Ano yun? Masyado kayong advance? Masyado naman kayong advance, guys. Haharap agad, oh. Senador Antonio Trillanes IV, laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Kaninang umaga, nagtungo si Trillanes sa Department of Justice para ihain ang reklamo. Kaugnay yan ang mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng mga kontrata para sa Davao Projects na iginawad sa ama at kapatid ni Senator Go noong Wait lang naman, gawad pala yun eh. Ano yun? Kung sakaling totoo man to, gawad naman pala yan. Hindi naman yan, kinuha lang. Nahingit siguro si Trillanes, no? Tawag kasi binibigyan nyo rin si Trillanes eh. Kalde si Duterte hanggang sa maging Pangulo. Giit ni Trillanes, pasok ang lahat ng elemento ng plunder dito. Lahat naman sinabi mo, pasok eh. Eh bakit nung 2018, hindi naman, bakit binasura lang yung pang ilang ano mo na yan? Pang ilang beses mo nang ginawa yan kay Bongo, kay Senator Bongo, tsaka kay Tatay Digong? O bakit nung 2021, nabasura yan? Tapos ngayon, pasok na. Ang galing. Gago! Ang galing, no? Tapos biglang pasok ko na ngayon, no? Galing. Dahil si Duterte ang naglaan ng pondo para sa mga proyekto na iginawad sa pamilya ni Go. The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo, ill-gotten wealth, ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Sa mga dokumento raw mula Commission on Audit of Human. Dapat hindi ito ha. Dapat tanga na. Hindi ko ako sa kung ako kala Bongo. Kasuhan din tong hype na to eh. Tanga na, parang siya lang may karapatan na magkaso. Tapos dito,
Ang pangit pa rito, guys, nilabas yung pangalan, no? Di ko alam kung bawal to, ah, pero dapat, ano, eh, no? Alfredo Armerogo. Oh, bakit nila, bakit kaya nilabas to? Ewan ko lang kung may batas natin, ha? Kasi una-una, nagsampa pa lang, complainant to, nagsampa pa lang ng kaso, hindi pa naman napatunayan. Pero bakit nilabas tong mga pangalan na to? Okay lang yun eh, na si Tatay Digong, nandiyan yung pangalan niya. O Rodrigo Digong Roa Duterte. O to si ano, Tesoro Bongo. Pero itong Alfredo, yung tatay, tas nanay, parang ano naman, parang, diba? Ewan ko kung ano, Sir Buster, tama ba to? Jay, ito yung kaso, 3 years ago. Wait lang. Kaso 3 years ago. O ito pala yung ito yung pinasa ni ano ni Buster. Pero tanong lang Sir Buster, tama ba tong ginawa ng media na to? Na nilabas yung ano, na nilabas yung pangalan ng mga ano. Hindi pa naman guilty, ah. 'Di ba? Hindi pa naman guilty, pero bakit yun, nilabas nila? Ay, ito. 3 years ago, send ko dito. Ay, ito nga. O, ito yung dating kaso niya, no? Yung kay Trillanes. O, ito, eh, ano natin? Wait lang. Paano ba yan? Ano ko ng tete? Naku, nandito pa yung ano, ha? Nandito yung boss ni, ano, ni Mike Abe. Diba? Okay. Ito yung dati. 3 years ago to, ha? Eh kung pasok na pasok, hindi sana ano na to, diba? Okay. Pinagin ni Senator Bongo ang mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Panis na rin daw ang issue. Ay kay Trillanes, mahigit 6 na bilyong piso na halaga ng proyekto ang nakuha ng mga kumpanya ng kaanak ni Go sa ilalim ng Administrasyong Duterte at maging nung mayor pa ito ng Davao. Sabi naman ng Malacanang, walang ebidensya si Trillanes. Yun! Gago! So anong purpose? Kung itong 3 years ago yan, ha, papakita ko sa inyo. 3 years ago yan po. 3 years ago. No? 3 years ago pa siya na naibalita itong about dito. Dito sa kasong ito. Ngayon, 16B plunder. Anak ng teting, ibinasura na to kasi wala naman palang ebidensya. So anong purpose ni Trillanes ngayon? Ito yan. Ito yung nakikita kong purpose ni Trillanes kaya niya ginagawa to. Kasi sa panahon ngayon, mabalita lang, nasampahan ka na ng kaso, akala mo binitay ka na. Gago! Di totoo yan. Katulad nung ginawa ni Trillanes kay Banat Bay. Nagsampa pa lang si Trillanes ng kaso, puta na yung mga bobong mga tansu vlogger, may kaso na agad daw si Banat Bay. Gago! Hindi lang kaintindi, sinampahan pa eh. Diba? Ibig sabihin nun, wala pa, nagsampa pa lang. Kaya mapatunayan man o hindi, okay lang yan. Ito pag, para sa akin, ha. Mapatunayan mo o hindi ni Trillanes itong ginagawa niya, okay lang. Kasi nga, yung ibang tao, pag nabalita na ganito ganyan, naniniwala agad dyan. Oo. Mabilis silang maniwala. Eh, lalo pa yun, nabalita. Hindi, nakita ko sa balita kasi may kaso na si Duterte at plunder, ganun. Oo. Eh, yun yung papaniwalaan ng ibang tao, lalo na yung mga tanga. Oy, Jeff Rivera. Rivera, Sharon. Diba? Lalo na yung mga tanga o na maniniwala agad, ay yung may kaso pala yan, napanood ko sa saksi, may kaso si ano, si Senator Bongo at si Tatay Digong, plunder. Pero ang tanong doon, hindi pa naman napapatunayan eh, basura nga eh. Oh, yung iba tong ano na, akala mo binitay ka na eh. Okay. Saksi si Mab Gonzales. Ito ang pangako ko. Basta laki ng mata, no?
kapag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Ngayon, sa mga magtatanong, mo? Hindi ngayon na. Kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Bantayan ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Pangulong Duterte at Senador Bongo. Sa kanyang vlog, sinabi ni Trillanes na in-award di umano sa mga kapangyarihan. Vlogger pala to? Sa kanyang vlog? Nagbablog po pala itong nayupak na to. Yan ang tatay at half-brother ni Go, ang ilang malalaking infrastructure projects sa Davao Region. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao Region. Ito lang, may tanong ako. Nung panahon ba do, senador na si Trillanes dito? Hindi pa, no? Ah, guys, sino nakakaalala nito? Nung panahon ba si senador na siya nito? Kasi kung hindi pa siya senador nito nung panahon na yon, eh malamang sa malamang, kaya niya lang to ginagawa is para magkaroon ng para mapansin ng tao. So ngayon, kung bakit niya, ang tanong kung bakit niya ginagawa ngayon, eh parang katulad lang ng plano niya dati. Oo, senador na. Ah, senador na si Dan. Pero ano to, tumakbo ba siya ulit dito? Ano? Last term niya, ha? Eh baka talaga nagpapaano lang talaga to. Habang 5.1 billion pesos worth of projects naman, ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang dalawang taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Base aniya sa mga dokumento ng Commission on Audit, nakuha raw ng CLTG Buildings na pagmamay-ari ng tatay ni Go ang 125 projects gaya ng road widening mula March 2007 hanggang May 2018 na nagkakahalaga ng 4.89 billion pesos. Ang Alfredo Builders naman na pag-aaring ng half-brother ni Go, 59 projects daw ang nakuha mula June 2007 hanggang July 2018 na abot sa 1.74 billion pesos. Dagdag pa ni Trillanes, B-licenses ang hawak ng dalawang kumpanya kaya hindi sila dapat nakakuha ng malalaking proyekto. Pero napapaikutan umano nila ito sa pamamagitan ng joint venture agreement sa mga contractor na may AAA licenses. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang presscon na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila. Lobo. Ay, nako. Sa kaba ng bayan. Giit ni Trillanes, ipinagbabawal sa konstitusyon ang pagpasok ng presidente, vice-presidente, mga miyembro ng gabinete at mga assistant nila sa anumang negosyo o kontrata sa gobyerno. May parusa ring kulong ang mga opisyal ng gobyerno na magkakamali. Pero putulin natin. Kung halimbawa man, di ba, nabasura na to. Ay ma'am, maraming salamat ma'am Berna. Halimbawa na ano ma'am yan? Doon mo na lang. Oo. Tawag dito, halimbawa man na hindi ito maisampa talaga tong kaso na to. Kung halimbawa lang naman Kasi kung nawawala tuloy ako. Ang sakit kasi ng dila ko eh. Nung 2018, kung binasura na ng korte to dahil wala ngang ebidensya, at tapos ngayon na naipanalo to ni kung sakali man na maipanalo to ni Trillanes, alam na this. Gago! Ha, tandaan niyo po yan ha. Nung 2018, binasura na to. No? Ngayon, kung maipanalo to ngayon ni Trillanes, alam na this. Gago! Ngayon, ulitin ko, kapag natalo naman or hindi na naman siya ulit mapatunayan to or mabasura na naman tong sinampang kaso ni Trillanes, alam nyo na kung anong motibo naman. Kasi eto nga, kagaya na sinabi ko kanina, kahit mapatunayan man to o hindi, may mga isip yung mga Pilipino minsan na may kaso. Alam nyo, naniniwala agad sila kung ano yung napanood nila.
Pero samantalang kaya nga sinampa pa lang yung kaso eh. Oo, tapos yung iba, si Banat, yung kay Banat Bay nga eh. Diba? Ano na daw, makukulong na daw si Banat Bay. Puta na, sinampa pa lang, inihearing pa lang yung kaso eh. Tapos makukulong na agad si Banat Bay. Ano yun? Diba? In short, babawian. Babawian. Gusto talaga atang maulit sa kanya dati ha. Baka siya pa bumalik sa kulungan. Hindi kasi totoo ha. Kasi una-una kaso to, dinadamay mo. Dinadamay yung tatay ni Trillanes. Ani Bongo, yung kapatid. Puta na, dapat kasuhan nila yan. Oo nga eh. Dapat yung pamilya ni Sen Bongo ang magsampa ng kaso dyan kay Trilling. Obsessed siya masyado kay PRD. Putain na to si Trillanes, parang ano, no? Okay, hindi ka na ito tatapusin, ha? Kasi, talaga, matutuwasin, wala naman ito talaga itong kwento itong kay Trillanes, eh. Buhay sila ng kaso, Jay. Yung kay Pastor nga, wala na, pero binuhay ulit ito, di ba? So, ibig sabihin, kung magkatotoo man yung sinabi ko, kung halimbawa man, di ba, alalahanin nyo, ha? Magtataka tayo, eh. Kasi kung 2018 pa lang binasura to dahil wala lang ebidensyang maipakita si Trillanes. Tapos ngayon 2024, if may, ano to, papaburan ng korte, aba kalokohan yun. Gago! Kung sakali man ha, kung sakali man. Ito may punto dito si Sir Kennedy, Kennedy Swagen, no? Yung kay Pastor nga eh, binuhay nila eh, ito pa kaya? Kung sakali lang naman ha, kung sakali lang. Ngayon, kung about naman na IJ, eh kasi hindi naman na napatunayan dati. So baka hindi na rin yan, ano, baka ibasura din yan ngayon. So anong purpose talaga nun? Ang purpose doon is para lang maano, para lang maano, magkaroon ng spotlight si Trillanes. Para lang makita siya ng tao. Kasi dito, yun na yung gagawin mo rito eh. Kapag gusto mong makilala ng tao, mag-i-antay Duterte ka. Hindi totoo. Kung gusto mong makilala ng taong bayan, halimbawa may pangarap ka talaga noon na maging presidente ka, maging senator ka, diba? Eh, banatan mo lang ang Duterte, makikilala ka. O ganun yung ginagawa ni Trillanes. No, binabanatan niya yung Duterte, hindi niya tinatantanan. Parang ano ulit, kasi wala na, patay na siya. Hindi na napag-uusapan yung pangalan niya. Eh lagi na pag-uusapan mga Duterte. So ngayon, sisisingit na naman siya. Oh, patok ngayon ng Duterte. O ito, gagawa na naman ako para maingay na naman yung pangalan ko. Ayun. Ayun yung tawag dito. Ayun yung purpose dyan ni Trillanes. Pero kapag pinaburan yan ng korte, alam na this. Gago! Ano yun? Nung 2018, tawag dito, iba yung korte ng 2018, iba rin yung korte ng... Paiba-iba pala court natin. Gago! Ganun ba yun? Noong 2018, iba ang ano nun, ang korte. Noong 2024, iba din. Ano yun? Ang tanong, kung noong 2018 nga, hindi napatunayan ni Trillanes gawa ng wala nga siyang ebidensya, eh, saan siya kukuha ng ebidensya ngayon? Gago! Ha? Wala talaga. Kaya mo na, Trillanes talaga. Alam mo, hindi kayo nag-iisip.